lang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararapta ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag naman, labindalawang bituin ang kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birhen Maria. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat taglayang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Ina naming mahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap.
Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may pitong ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kaniyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong reyna. Palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak. Na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon, si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway.
ang kahuling-huling kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may tatlong buwan, saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang ng buong simbahan ng Iglesia Katoliko ang kapistahan o dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria o yung tinatawag nating Assumption, na ang turo sa atin na dapat nating paniwalaan at tanggapin, ito'y bahagi na ng ating pananampalataya na si Maria matapos ang kanyang buhay dito sa mundo ay iniakyat sa langit
katawan at kaluluwa. So, hindi ko na alam po no, kung namatay ba muna, tapos nabuhay, o kung ano pa man. No? Ang mahalaga na dapat nating sampalatayanan, siya ay pinagkalooban ng grasya na makaakyat sa langit. Iniakyat siya. Hindi siya kusang umakyat, kundi dahil sa Diyos, iniakyat siya katawan at kaluluwa. Na paalala din naman sa atin na kung si Maria, katulad nating mga tao, ay iniakyat sa langit, hindi rin imposible na tayo po ay makarating din sa langit. Marami sa atin gustong makarating ng langit. Hindi ko alam no, kung mayroon bang ayaw. Pero kapag tinatanong, sino ang gustong pumunta sa langit? Lahat naman gusto. Yun nga lang, ayaw pa natin ngayon. So, kapag ginusto na ng Diyos, yung oras na itinakda para sa atin, either sa langit o sa impyerno. Tumanggi ka man o pumayag, matatapos ang buhay mo dito sa lupang ito. Ang buhay natin may hangganan. So paano nakaakyat sa langit? Paano iniakyat sa langit si Maria? Kung papakinggan natin dito sa ating mga pagbasa, no, lalitigid sa Ebanghelyo, ang susi para tayo makaakyat sa langit ay tanggapin si Jesus sa buhay natin. Yung salita, hindi lang pinakikinggan, kundi tinatanggap at isinasabuhay. Kaya nga nung i-anunsyo ng anghel kay Maria na siya ay pinili ng Diyos maging ina ng anak ng Diyos, sa kanyang pagsagot na, yes, willing ako. Hindi man malinaw sa kanya ang buong plano ng Diyos, pero nagtiwala, nanalig siya sa Diyos, tinanggap niya ang salita, at ito ay nagkatawang tao. At hindi lang natapos doon, kundi yung misyon na mas naging malinaw para sa kanya ay ang dalhin si Kristo sa bawat isa sa atin. Dahil tanging si Kristo ang may kapangyarihan para tayo makaakyat sa langit. Bagamat si Maria ay isang ina o piniling maging ina ng Diyos, hindi niya nakalimutan na siya ay tao, siya ay alipin lamang na maglilingkod sa Diyos. So pag-isipan nawa natin, no? Huwag laging puro material na bagay ang ilapit natin sa Nazareno, kundi ilapit din natin ang ating buong sarili, lalo tigit ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan, na nawa mapatawad tayo ni Kristo at nang sa ganon, magkasama-sama tayo sa langit. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian, nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda
ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa rin naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Ang ating pong itutugon, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kawalkatian. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa sa kawalhatian ni Maria. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang nakasama ni Birheng Maria at ang mga santo. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos na wang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimula't larawan ng laan mong masapit ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak noong siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng panakinaan mo. Sana sa paitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa paitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Paghalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paghalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tunay akong mapalad
sa lahat ng mga saling lahi. Puso ko'y nagpupuri, Espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas, at dahil din sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal bananan. Puso ko'y nagpupuri, Espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas, at dahil din sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal ba? Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang, ipagalo mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariyang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin.